Para mas makapagbigay ng magandang serbisyo at mapadali ang mga trabaho, may mga sasakyan na nagkaroon ng pambihirang laki at mga nakakamanghang katangian. Ilan sa mga ito ay ginagamit ng malalaking kumpanya at maging ng gobyerno, habang ang ilan naman ay para sa personal use lamang. Mula sa kinikilalang largest land vehicle hanggang sa mga sasakyan na kayang umandar kahit sa mga pinakamahihirap na daanan, ating pag-usapan ang 10 pinakanakakamanghang monster machine sa buong mundo. Ngunit bago tayo magpatuloy ay siguraduhin mo nang mag-subscribe sa ating channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos na ating pampag-usapan. Number 10. Bagger 293. Kung ang isang excavator ay nakakamanghana dahil sa kaya nitong gawin at sistema na meron ito, tila nakakatakot naman ang dambuhalang excavator na ito na matatagpuan sa Hambach, Germany. Ang Bagger 293 ay isang napakalaking bucket wheel excavator na ginawa ng German industrial company na Takraft at binuo para kuhanin ng lupa at dalhin ito palayo. Ito ay may bigat na higit 14,000 tons, dahilan para magkaroon ito ng world title bilang pinakamalaki at pinakamabigat na land vehicle sa ating planeta. Ang Bagger 293 ay mayroong 18 mga buckets na kayang humawak ng 6,600 liters ng lupa at maaaring magdala ng halos 8.5 million cubic feet na halos katumbas ng 3 milyong bathtub sa loob lamang ng isang araw. Ito ay may taas na 315 feet na halos katumbas ng 30 palapag na gusali at haba na 740 feet na sobrang napakalaki at tila nakakatakot ng gamitin. Number 9. Mamuwet. Ang Mamuwet Company ay kilala dahil sa kanilang kausayan sa pagdadala ng mga mabibigat at malalaking bagay. Ang kanilang mga dambuhalang sasakyan ay gawa sa ilang mga unit na pinagsama-sama at gumagawa ng iba't ibang configurations na nakadepende sa bigat at laki ng bagay na kinakailangang i-transport. Isang halimbawa nito nang magdala sila ng isang 500 tons gas tank sa Malaysia na dinala sa layong higit 24 kilometers at itinuturing na isa sa pinakamahalagang proyekto na kanilang ginawa. Ang 165 feet na haba ng karga ng Mamuwet ay dala lamang ng isang mahusay na driver sa buong araw hanggang sa marating nito ang local port kung saan isinakay ito sa isang barko. Maliban dito, ang Mamuwet ay kaya pang magsakay ng mas malaki pang bagay dahil sa modular concepts nito na nakakatulong para mag-expand ang sasakyan dahilan para hindi ito magkaroon ng limit sa kaya nitong dalhin. Dahil din sa kakaibang system nito kasama ang mga gulong na kayang umikot ng 360 degrees ng magkakasama o magkakahiwalay, ang driver nito ay hindi masyadong nahihirapan sa alinmang daanan itong lugar dahil kaya nitong umandar ng patagilid, palihis o maging ng paikot. Number 8. The Yacht Express. Ang Yacht Express ay ang pinakamalaking vessel sa uri nito na may laki na halos 2 football field at nagdadala ng mga iba't ibang mga yate patungo sa alinmang bansa. Ito ay bahagi ng Duckwise Yacht Transport Fleet na nakabase sa Florida at nagbibigay ng natatanging float-on, float-off service sa buong mundo. Ang kumpanya ay mayroong isang fleet ng 15 mga semi-submersible vessels na tanging layunin lamang ay i-transport ang mabibigat na maritime cargo sa mga pantalan na kadalasan ay sa pagitan ng Florida at Mediterranean. Ang Yacht Express ay naging bahagi naman ng fleet noong May 2007 na unang nakita sa katubigan ng Australia at New Zealand bago pumunta sa kanyang port sa Florida. Ito ay may haba na 130 feet na mas malaki kaysa sa ibang carrier, bigat na 15,000 tons, deck space na 5,115 square meters, at bilis na 18 knots na 50% na mas mabilis kaysa sa naunang mga vessels at umaabot na lamang ng 8 hanggang 15 days ang paglalakbay para marating nito ang kanyang patutunguan. Number 7. Ripso EB. Ang sasakyan na ito ay ginagawang madali lamang maging ang mga mahirap na desert terrain dahil sa nakakatakbo ito ng mabilis at nakakapagnabigit sa lugar na tila nasa normal na kalsada lamang. Ang Ripso Extreme Vehicle Super Tank ay isa sa pinakahinahangad na sasakyan sa mundo tulad ng mga high performance luxury vehicles dahil sa kakayahan itong umangkop sa isang lugar.
Orihinal itong binuo para sa US Army bilang isang lightweight super tank at itinuturing bilang pinakamabilis na dual track vehicle na nabuo dahil sa ito ay may diesel engine na kayang maglabas ng 600 horsepower. Ito ay mayroon din isang power winch, gullwing doors, isang high density light bar at 12 inches ng suspension travel, dahilan para maging napakatibay nito at maging kapakipakinabang sa kahit anong mahirap na daanan. Inaabot naman ng halos 6 na buwan para kumpletong mabuo ang sasakyan dahil nilalagyan pa ito ng mga feature na gustong ipagawa ng magiging may-ari nito. Number 6, Geo Rescue. Ang Geo Rescue ay isang 4x4 off-roader rescue vehicle na binuo para ma-access ang pinakamahirap na terrain para magdala ng tulong sa nangangailangan. Ang sasakyan na ito ay may kakayahang magbigay ng firefighting at medical solution sa mga lugar kung saan hirap mapuntahan ng ibang rescue vehicle at dahil sa maraming option para sa customization nito, ito ay kayang umangkop sa lahat ng weather condition sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay mayroong isang firefighter water pump at dalawang water tanks na kayang magdala ng 650 liters ng tubig para labanan ang isang apoy. Ang walong talampakang sasakyan na ito ay kaya din tumakbo sa tubig sa lalim na higit 5 feet at idinisenyo rin para lumutang na tulad ng isang bangka sa tulong ng flotation bags na maaaring ilagay sa gulong para mas lumutang ito. Ang sasakyan ay mayroong dalawang upuan sa harap habang ang compartment dito sa likuran ay idinisenyo para magsilbing ambulansya at kaya ding magsakay ng hanggang 11 tao. Sa kabila nito, kung kinakailangan pa ng mas malaking espasyo, ang isang sled na maring hilahin sa loob ay kayang magdala ng karagdagan na hanggang 9 tao. Number 5, Burlak. Karamihan sa mga sasakyan ay hindi pwede sa lahat ng lugar tulad ng buhangin, yelo, snow o maging sa tubig. Ngunit ang burlak na isang 6-wheeled amphibious vehicles ay kaya itong daanan sa kahit anumang oras. Lahat ng units at assemblies nito ay posibleng ma-access mula sa loob ng cabin at kaya nitong daanan ang mga mahihirap na terrain habang dahil naman sa waterproof design nito at propeller, kaya nitong lumutang sa tubig at magmaniobra sa mga bitak ng yelo. Dahil ito ay may isang turbo diesel engine sa harap, automatic gearbox at isang independent double wishbone spring suspension, hindi lang napapadali na gamitin ito, kundi nakasisigurado din na magiging ligtas at napapabilis ang paglalakbay ng mga pasahero habang umaandar sa mga pinakamahihirap na daanan. Sa loob ng cabin, nagkaroon ito ng mga kinakailangang kagamitan para sa mga sakay tulad ng 4 na kama, kusina, lababo, shower at sa pamamagitan ng pagsasaayos ng daloy ng init mula sa makina, posible din na mapanatili ang komportabling temperatura sa loob ng sasakyan. Ang ganitong cross-country vehicles ay maring magtagumpay na magamit sa hinaharap upang makapagtrabaho sa mahirap na kondisyon ng Far North at para sa scientific expeditions. Number 4, Big Dog 4x4. Ang Big Dog 4x4 ay maraming gamit na firefighting apparatus at bahagi ng isang first response team kasama ang brush trucks, crash trucks at pumpers. Ang dambuhalang sasakyan na ito ay dinisenyo para magawa ng mga firefighters ang kanilang trabaho kahit saan mang lugar at dahil sa mga advanced features nito, mas naging kapakipakinabang ang sasakyan para sa mga firefighting community. Ang multi-purpose fire truck ay mayroong 25 inches ground clearance dahilan para madaanan ito ang kahit anong lugar habang mayroon namang roll cage na makikita sa likod ng sasakyan. Dahil sa mga nakakamanghang kakayahan ng Big Dog, hindi lang ito naging pinakamatibay at maasahang 4x4 fire truck kundi isa din sa pinaka-in-demand sa kasalukuyang merkado. Number 3, Leitorno L2350. Ang L2350 wheel loader ay isang loader na ginagamit para sa surface mining na ginawa ng Komatsu Limited. Dahil sa laki nito, ito ay nagkaroon ng world title bilang biggest earth mover na idinisenyo para mag-center load ng mga haul trucks na may kapasidad na 320 hanggang 400 tons. Ang dambuhalang sasakyan na ito ay mayroong standard bucket na 40.52 cubic meters at lakas na 2,300 horsepower at dahil may kakayahan itong maglipat ng napakalaking load sa isang operasyon, ang oras ng proseso sa trabaho ay mas napapabilis nito.
Ang disenyo nito ay inaabot ng 2 buong taon para mabuo, kung saan ang pinakamalaking problema ng mga engineers ay hindi ang mga lift arm o mga hydraulics kundi ang mga gulong nito. Walang mga gulong si merkado na may sapat na laki para kayanin ang napakalaking load nito, kaya ang Leitorno ay nakipagpartner sa Firestone Engineers para magdisenyo ng sarili nitong gulong. Number 2, the Nexus. Napakalaking bahagi ang ginagampanan ng submarine cable sa kasalukuyan dahil kinokonekta nito ang mga offshore facilities tulad ng mga wind farm sa dagat hanggang sa main grid. Ang napakalaking trabaho na ito kasama ang maraming oras sa paggawa ng mga tao ay napapadali sa tulong ng Nexus. Ito ay may malaking cable carousel na may kapasidad na higit 5,000 tons at isang offshore crane na nagbibigay daan para makapaglagay ng mabigat at mahabang export cable. Una itong na-deploy sa Gemini Offshore Wind Project noong March 2015 pagkatapos ng kanyang naming ceremony. Ito ay may haba na 403 feet at nilagyan ng isang dynamic positioning system at mayroong 2 pangunahing function, ang source protection at ang cable laying. Ang deck layout nito ay inihanda rin para sa mahirap na trabaho ng cable installation sa hinaharap habang kaya namang mag-accommodate ng hanggang 90 katao. Number 1, the NASA Crawler. Ang dambuhalang machine na ito ay humahawak ng pinakamahalagang papel sa pagtatransport ng mga rocket at spacecraft papunta sa launchpad ng NASA's Kennedy Space Center sa Florida sa loob ng mahigit 50 taon. Ito ay nabuo noong 1965 para dalhin ang napakalaking Saturn V rocket mula sa Kennedy's Vehicle Assembly Building hanggang sa Launchpad Complex 39. Ang NASA crawler ay may sukat na 90 feet na kasing laki ng isang baseball infield at pinapagana ng locomotive at malaking electrical power generator engines. Ang napakalaking machine na ito ay may bigat na 3,300 tons o kasing bigat ng 15 Statues of Liberty habang kaya namang mag-transport ng 9,000 tons o halos kasing bigat ng 20 Boeing airplanes. Alin sa mga monster machines na ating napag-usapan ang pinaka nakakamangha para sa iyo? I-post mo lang ang iyong sagot sa ating comment section. Huwag kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe na rin sa ating channel. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos na ating pampag-usapan. Maraming salamat!